Nako. Paano kaya to? Akala ko ba smokeless tong ano? Tong sinasabi nilang super kalan na to. Bakit umuusok na? Mausok, 'di ba? Dapat sa smoke chamber lumalabas 'yan, pero bakit ngayon andiyan na? Na-scam nga kaya ako. So, ito ang alamin natin mga ka-Farm Connect. Nakikita nyo, malakas yung apoy. Pagkatapos, nakabukas naman yung ano, yung butas sa ilalim. Supposedly, yung usok na yan, dadaan dyan, papunta dito sa smoke chamber. Eh, bakit dito ngayon lumalabas? Na-scam ba ako? Ito ang alamin natin mga ka-Farm Connect. So, ang una natin gagawin, dilinisin muna natin. I-check natin kung anong laman sa loob. Ayan. So, nakikita nyo may abo. Tapos, alisin natin yung smoke chamber. Ayan. May napapansin kayong parang ano, no? Parang dumi. Ayan. Ngayon, makikita nyo kung bakit hindi na pala dumadaan yung usok sa smoke chamber. Yan na pala, baradong barado na. At yan sa pagkakaalam nyo mga ka-Farm Connect, yan yung duming dala ng usok. Naiipon yan pagka, ano, pagka tagal-tagal. So check naman natin dito sa loob. Nako, tama nga, no? So meron nga siyang ano, meron na siyang naipong dumi na dala ng usok. Check pa nating maigi. So ayan na, ganyan na. So, mga ka-Farm Connect, ang ano kasi, ang Super Kalan, kailangan din may maintenance na ginagawa. Gaya nito, tingnan nyo. Yan. Napakadumi na. Parang baradong tubo na siya. Yung may naipong mga manti-mantika, kumbaga. Pero ito, hindi mantika. Ito yung duming dala ng usok. So, para maayos natin ang ating Super Kalan, syempre, linisin muna natin. Ayan, napakadumi, ano? Tingnan nyo. Pansin na pansin yung dumi sa loob niya. Tapos, ito namang smoke chamber. Yan na, ganyan na kadumi. May mga naipong dumi na. So, ang gagawin natin, mga ka-Farm Connect, lilinisin muna natin. So, ayan, kikita nyo. Sobrang dumi na. At yun, nako, may naipon pa palang parang lupa na kung tutuusin. Nung una hindi ako makapaniwala eh, pero yun nga pala, meron nga palang, yung usok nga pala na madumi, eh, nakakapagdala din ng ano, nakakapagdala din siya ng, alam nyo, mga alikabok na naiipon. Yan, dumidikit-dikit sa gilid yan hanggang sa nagiging ganyan, sobrang naipon na. Ganyan na. Parang, alam nyo yung abo na lumilipad? Ayun. Pansinin nyo, pag yung nag-ano kayo, nagsusunog kayo ng papel, diba parang may umaakyat na parang mga itim-itim? Yan yun. Naiipon. So, ganyan ang nangyayari sa ating Super Kalan sa katagalan pagka hindi natin nililinis. At saka ngayon, tingnan natin. Yun. Ganyan na kadami. So, ina-advise ko sa mga sakaling gagamit ng mga Super Kalan, eh, from time to time, magkaroon kayo ng periodic maintenance. Kahit linis-linis lang, kaibahan pa rin yun sa, ano, sa daily maintenance or daily na paglilinis or every time na gamitin nyo, diba, nililinis nyo muna yung loob, pinatanggalan nyo ng mga abo. Pero, kailangan din may periodic maintenance, at least mga 3 months, every 3 months, kasi naiipon kasi talaga yung dumi niya. Or mas maigi, kung kaya nyo ng every month. So, yan, no? Sa katagalan, ng ilang buwan na paggamit namin, ganyan na yung naipon. Kaya ang nangyayari, imbis na smokeless Super Kalan, kala ko iskan na sa katagalan, may sira na. So, hindi naman pala. So, tamang linis lang pala. At tamang pag-aalaga sa ating Super Kalan, eh, tatagal talaga siya. Ang pagkakasabi nung binili namin yan, eh, lifetime use na daw. Basta nasa tamang paggamit, tamang paglilinis. Kaya ngayon, ang gagawin natin, lilinisin natin yung ating Super Kalan. Ayan. Medyo mahirap tanggalin yung iba, no?
Yan. At ngayon, i-assemble na natin siya ulit. Ganyan lang po paglalagay, ano, nung nasa gitna niya. Kasi yung iba, hindi alam kung paano tanggalin. Ganun lang po. At ngayon, syempre, ilagay natin ngayon sa tabo yung, ano, yung kalat na nakuha natin. Ganyan pala kadami. So, yan pala ka Farm Connect, no? Hindi pala tayo na-scam. Hindi lang tayo marunong maglinis ng ating super kalan. So, linis-linis din, ano, guys? So, ayan. Yan, linisin din natin yan. At ngayon, gagamitin na natin siya. Uy! Yan na, umaapoy na. At kapansin-pansin na wala na yung ano, usok. Hindi gaya kanina. Oops, yun, malakas na yung apoy. Pero wala pa rin usok. Oh. Oh, diba? Tingnan natin ngayon yung kanina. Diba kanina, ganyan. Napaka-usok. Akala talaga natin, scam na. Bakit ganun? Nung unang gamit naman natin, hindi naman ganyan kadumi. Hindi naman ganyan kausok. Ngayon, ganyan na siya kausok. Yun pala, hindi. Kulang lang sa linis. At ngayon, syempre, susubukan na nating mag-init ng tubig. Pampaligo ng mga bata pagpapasok sa school. Tingnan nyo po, ano, pwedeng i-totally cover natin para sa mga taong ayaw madumihan ang ilalim. Sa mga user ng Super Kalan na ayaw madumihan ang ilalim or maging uling, mag-itim. Ganyan po, pwede pong gawin yan. Close po natin lahat. Ilagay po natin yung pang-ibabaw niya. Tingnan nyo po. Yan, ganyan po. Yun nga lang, ang consequence nga lang yan, medyo mas mabagal. Tanggalin natin. Oops. Uy, napakainit. Yan. Para mas mabilis pong kumulo. Ganyan ang gagawin natin. Tingnan natin sa loob. Okay, maganda. Maayos. Wala pa rin usok. Isa pa. Okay. Ayan. Tingnan pa natin. Yun. Nakikita nyo ba? Tuloy-tuloy yung, ano, yung apoy sa loob. Ayan. Buksan natin. Oh, diba? Pero wala pa rin usok, di ba? Mga guys, wala kayong napapansin na ano, usok, di ba? Oh, yan pong medyo umusok sa gilid, yan po yung tubig na ano, na nag-evaporate sa gilid ng ano, ng takore. Yan, wala pa. So far so good. Okay, buksan pa natin ulit. Oh. Ayos, di ba? Ngayon, pwede rin naman nating sa mga nagtatanong na baka daw pang maliit lang na ano, no? Pang maliit na panggatong, pwede rin pong malaking panggatong. Ayan, tingnan nyo. Isang buong sanga po yan. Oh, pansinin nyo, wala pa rin pong usok. Tingnan nyo. Ayan, no? Oh. Wala pa rin usok, guys. Sa chamber talaga siya. Smoke chamber siya pumupunta. Ayan. So, hindi pala tayo na-scam, no? Kala lang pala natin. Feeling ko lang pala natin. Scam tayo.